Okay guys, so I'm going to show you yung mga video ng mga reports, no, ng bawat grupo ng apat regarding sa kanilang mga initial observation, mga nakita nila regarding doon sa disaster area, doon sa mga incident na nangyari. Okay, so tingnan natin isa-isa. Samahan niyo ako, guys. Ay, nako! Kung kay doktora, kakain ko yung kanyang ano, ay iba sa amin. Huh? Ready? Puka, 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 puka. Everybody stay! Clap your hands, everybody! Everybody, clap your hands! Kadre pa yun ang higa. Andrew E. In the house. Pero with that, tayo ay magsisimula na. Once kayo ay nandito sa harapan, everybody is in character. Kayo ay nagre-report na inyong findings sa EOC. Diyan din present ang council. So kung ready na po tayo, Team Paolo G, sino ang next sa kanila? Ba po? Good afternoon, ma'am, sir. Ito po yung ano yung report namin sa rapid damage assessment in this analysis report by Team Paolo G. Team Paolo G member. Team Paolo G member, we have Ana Loren Bustamante, CDRMO, and Alex P. Barameda, also in CDRMO, then Dr. Abelito D. Vera Cruz, Jr., City Health Department, Engineer Josephine A. de la Cruz, City Planning and Development Department, Carl Michael Lebrilla, City Health Department also, and Leonard Estrella, City Engineering Management Department, Leonor Mariano, City Social Welfare and Development, Raninio de los Reyes, Public Safety and Traffic Management Department, Rico Caboya, City General Services Department, Claro
Floriano Jr., Bureau of Fire Protection Kalooban, Luciano Librado, CDRMO, and yours truly, Almusi Asa, Bureau of Jail Management, Caloocan City Jail, and Oren Kabiling, Philippine National Police, Caloocan Police Station. So, outline of presentation, we have organizational structure, scenario, damage assessment findings, needs analysis findings, and recommendation. So, these are the organizational charts of Arban, from team leader down to operation, its member, planning, logistic, finance department, finance and administration, and other sector that we need is Philbox, Pagasa, Department of Education. Then also, for the finance other sector of finance administration, we have city budget, city accounting, and city treasurer. So yan po ang aming structure organization and other contractors. Then scenario, on 13th of July 2010, a low pressure area was forming about 600 kilometers east of Catanduanes People Region. So after 2 days, 15th of July 2010, 1700 hours, so 5 p.m. po ng hapon, LPA intensified into PS name Guapo. So enter the Philippine era of responsibility. So July 16, 300 hours, so 3 a.m., PS Guapo made a landfall and intensifying to category 3, typhoon. So on July 16, 2010, 5 a.m., the PS Guapo... Sir, excuse sir. Sir, gusto namin makita yung actual na ano. Anong nakita nyo sa ground? Kasi dito sa EOC, sa council, gusto namin makita na yun. Okay, sir. So, proceed tayo dun, sir, kung pwede, para makagawa tayo agad ng action. So, we have the floor, Mr. Luciano for the presentation of what is in our pahingi ng ingay. Makisuyo nga po. Nawala po eh. Technical. Yeah. Okay, dito po tayo sa yung hotel. Ano po? Alam naman po natin na halos lahat tayo na pahirapan ni ng ibang countdown si ano, Germany, si Mr. Germany. Okay, yung profile of disaster, yung type of disaster, yung planning po, due to type po na Guapo. Yung date po niya is July 16, 2022 po yan. Dalang ano. Ito po sa hotel of Mang City. Yung pinaka lugar po, at yan yung latitude and longitude. Ay, kita niya naman po, at saka yung pagdating po ng team ng Ardana. Actual na. Is 11:22. Hindi actual. At ang alis po namin ang 12:10. Okay, yung summary of disaster incident ng EOC. Received phone calls that the hotel for the tourists of Mango City was hit by flash flood, according to the person he was sleeping. When the incident happened, and his wife and son got out of the hotel to buy something, he seemed to be disoriented and panicking. Yun, dun nga po yung pag-approach mo namin sa nakita po namin. Eh, yun nga, bali, kailangan pala yung call natin doon ay malaman kung ano po yung kailangan
noong si Mr. Germany. So yung pinakakailangan po natin ng needs po natin doon ay yung interpreter ng for Germany National. Tapos yung water res and search and rescue. At saka coordinate na rin sa Germany Embassy. That's all. Ayan po. Yung documentary video po namin. Marami sa naman po. Inilang na ko. Okay. Sa hotel lang po yan. What diba? Is the... Sir, wala kayong nakita ko ano? Wala ba na tayo assessment kung gano'ng kataas yung water level dun sa hotel? Wala tayo nakuha gano'ng information. Tara alam natin kung nakabang sa hotel. Po sa report ko namin dyan. Water level nga pala. Nasa 2 meters po ang ng baha ang nakita po namin. At hindi po namin, hindi rin, wala rin po kaming information kung ilan po yung total na laman po ng hotel. Dahil doon nga po sa hinihingi po namin ng information ay medyo may konting problema dahil kailangan po namin na interpreter. Okay. Okay, sir. Proceed. Sa next po ang report. Maganda nga po ako si Australia. Ang aking report po about sa flooding ng school. Ano po natin? Flooding due to Guapo Day, July 16, July 20, 2010. Site Apple High School po, location address, GPS, lot 14, 6507, along 121-00596. Ang pagdating po namin sa Ardana, 1200 hours, yung arrival, yung Ardana po, yan, 1242 hours. Ang bali po sa school kung pinuntahan po namin, ang nakausap po namin na informant ay si Mr. Dino Dantes, guro po siya. Dante lang nga sa isang Dante. Sorry po. Ayun po, nagtanong-tanong rin po kami kung ano po nangyari sa paligid, tinitin po namin. Bali po yung ang missing po sa loob ng sa school na 20 children tapos 9 na teacher po. And then yung ang ano po ng situation po ng baha halos po 6 feet pataas. So tatlong araw na po siyang pataas ng pataas po yung tubig. Yun po, yung assessment namin. Summary disaster incidents, several isolated mixed message work received by the EOC informing that the entire Apple High School completely submerged in flood. There is a camping activity in the school and participants were trapped in the flood. There is also a fear of electric shock due to electric poles trapped down by strong wind. Yung balik pinaka-assessment namin, yun nga po, total number of students enrolled, 2,000 student enrolled, 300 teachers. Tapos po yung missing po namin, 20 children, student, and 9 teachers. Number of male and female, the age of the student and teachers cannot be determined by the informant. Kasi po, yung pagtanong po namin kay informant, kay Mr. Dan, Dante, ay hindi pa po, sure yung mga, kung ilang po yung mga missing sa teacher mo, basta yun lang po ang nakalap namin sa pagtatanong po kay Mr. Dante po.
yung pare ko, yung needs na inan namin, and the fact, coordination with Geraldo for power shutdown. Ano yung mga needs nun? Yeah, in the area. Pangalawa, water search and rescue. Sir, ano yung sabi mo, hindi, anong partes din yung sabi mo hindi klarong information galing kay Sir Dindong Dante? Kasi po, tatanong po, the time po na nandun po kami, nagtatanong po kami kung ano pang problema sa loob ni school, kung sino-sino pa ho, yung nawawala, yung na-aksidente, yung masugatan, ganyan, hindi po siya sure na ipagtatanong na yung sagot na po sa amin kung gano'n, pagkalam, kaya inaanong po namin, yun na po yung nakalap namin yung pagtatanong po sa kanya. Tapos po, yun po, sa leads, yung emergency medical team po. That's all po. Sir, hindi yung ano? Yung missing natin na nakalagay dyan eh, hindi confirm? Tama ba? Kasi sabi mo, hindi siya klaro eh. Not confirm. Oo. Eh, mga... Yung na-confirm po siya, pero po yung gender, lalaki, babae, hindi po, ano po, hindi po siya klaro. Verify. Mga complete po. So, hindi talaga, pero hindi yung ma-confirm po. Yung babae, yung lalaki. Thank you po. Ayan lang po. Next okay. Po. Thanks. Next. Yes, next. Maraming salamat. Good afternoon, DOC. This is Eleanor Mariano reporting from Paru-Paranchi. I am bringing the IRD the report from the visited evacuation center. Okay, so the visited evacuation center is located in Barangay Sili of Mango City with latitude of 14.65298 and longitude of 121.0494. The Paru-Paranchi Ardana arrived at 13.0200 and depart at 13.1400. The key informant we met was named as Mr. Coco Martin, volunteer in the area. Next slide, please. So, according to the EOC, unsolicited phone calls were received saying that there is a looting incident in the evacuation center at Barangay Sili, Mango City. And so that is their primary assignment there. But at the same time, as we visited, as we landed in the evacuation center, we found out that there are 1,100 individuals in the said evacuation center, comprising of 500 women, 250 male, 300 children, and 15 PWD. We found that the evacuation center is overcrowded and the minimum health protocol is not being observed due to its congestion. There are insufficient number of comfort rooms. Some of the evacuees manifest stomach pain and fever. There are insufficient number of sleeping bags, clothing, and other personal necessities like hygiene kits. And there are insufficient number of volunteer personnel. According to the informant, no looting incident in the area. In summary pa. Or in the area as verified okay by Erdana team. So, na-verify namin na wala naman talaga looting incident. So, we would like to forward to you the needs in the inside of the evacuation center. The evacuees or the IPPs needs additional portalets, water for drinking, bathing, food, medications for waterborne diseases, sleeping bags, clothing, hygiene kits, security personnel, additional manpower, health personnel, and it is
established highly recommended that we provide another evacuation center for the IDPs. Okay, sige. Thank question you. Lang ano, question. Yes. Yes, kahit tanong niyo ba talaga sa key informant ng looting na yan? Yes, sir. Naitanong niyo? Yes, sir. Ganda yun, naitanong niyo kasi usually nangyayari yan. Pero nalilito kami sa needs ninyo eh. Yes, sir. Given yung assessment ninyo, ang priority ninyo sa needs is additional portalet para mag-inod yung prioritization natin. Medyo mali lang yung ano yung linyaan ng priorities. But the number one priority is really the establishment of another evacuation center due to its congestion. Sige, kailangan nyo ipapasa nyo sa council sa EOC na paper mamaya maayos yung asa. Yes, sir. Yung prioritization ninyo. Noted, sir. Okay, next year. Thank you. Bali yung nakalap ko namin po as mayor. Meron daw EOC received a report that a chemical plant in the residential area was heavily damaged, causing leakage to the water supply system and contaminating the tap water source in the city. Then, assessment namin, tinanong namin si Police Captain Daniel Padilla, tinanong namin kung ano yung chemical agent na nandun. Ay, kung ano po yung sinabi ni sir. Color black chemical substance were leaking from the plant, of which key informant had no idea what type of chemical it is. Then, there are 3,000 families or 10,000 individuals were living in the area. Then, households, 30 were totally submerged in the flood. 30 mortality due to drowning and poisoning, 12 children, 8 female, and 10 male. 200 individuals are missing. Then there are 10 PNP personnel deployed in the area for security. Then, bali ang naging needs po is yung hazmat team. Sir, ano ba yung ano dyan? Ano ba yung gano'n makataas yung mga bahay dyan? Kasi para malaman natin kung anong klaseng bangkay padadala natin, nakalagay submerged eh. Mga bungalo lang ba yan? Ano? Hindi ninyo nakuha kung gano'ng kalalim yung estimate ng bahas dahil lang. Six feet. Tapos nang submerge yung bahay. Sinong nakatira sa bahay? Si Dagul. Hindi, sige sir, finalize natin mga imposit tayo sa imposit. Wait lang, may tanong ng ating congresswoman. Sir, pakibalik doon sa iyong assessment. Sir, anong cause ng poisoning ng mga children nila? Anong cause ng poisoning, sir, nila? May 30 mortality pa due to drowning and poisoning. Saan sila, anong cause ng poisoning nila? Diyan ba sa ano? Doon po sa chemical na nag-leak. Dahil dun sa chemical substance. So, dun sa recommendation mo, sir, ay may hazmat ka. Yes, pero, pero sir, idagdag mo, since chemical leak yan, sir, dapat indicative dyan, sir, yung
Kasi when you conduct hazmat intervention, meron kang hot zone and cold zone para alam na ng mga tao. Meron kang decontamination na agad dyan kasi grabe yung poisoning mo eh. Yun lang, sir, ang idagdag ninyo sa recommendations. Thank you, sir. Dami kasing namatay yun. Sige, sir. Sampo. Hot zone, cold zone. Kailangan po kami ng hazmat team, and medical team, then yung water search and rescue for evacuation, then yung primary needs ng mga tao, food, water, clothing, hygiene kit, then additional support din po. Kasi additional support from BNP, kasi kulang po sila. Kulang po sila. Bagi 10,000 po yung individuals. Thank you, sige, sir. Parang sila ka. Next area, I believe yun yung last priority area natin. Sino ang presenter niya? Yung last. Okay. Oh, ay, last na pala yan. Sir, lahat po ng situation, ano na po, apat. So, ito po yung summary. Summary. Yes. Okay, yes po, sir. So, yung recommendation na idagdag sa summary, mamaya po sa paper, idadagdag po namin. Gaya ng yung sa hazmat na yung cold and hot zone in ano. So, ito po yung... Okay. So, sige sir, upo muna kayo. So, thank you, Team ROG, sa presentation. As for the presentation, maganda yung inyong ginawang presentation, lalo na yung ano, sa mga part na mayroong maps. In-indicate nyo yun not only yung coordinates lang and name ng lugar, meron din kayong positioning talaga through maps na nilagay. So maganda. Pag-present nyo sa council o sa IOC, kung hindi rin sila familiar, magkakaroon sila ng rough idea ng terrain based dun sa mapa. So napakaganda. Yung mga needs naman ninyo, based sa assessment ninyo, nakita naman natin na nailagay ninyo lahat based dun sa naging assessment ninyo. So maganda yun. Ano? Siguro, one thing, plantayin lang natin yung prioritization para dun sa ibang parts. Kasi yung needs or recommendations ninyo, dyan magbabase kung ano ba yung pinaka-importante kailangan maipadala muna. Okay, so, ma'am, sirs, meron? Agree ako kay Sir AJ. So again, congratulations to sa output ng team. Team Paro-G. Napakaganda, napaka-concise. Talagang ginamitan ninyo ng inyong brainstorming and decision making. So, point of recommendation para dun sa sinabi rin ni Sir AJ, talagang kailangan dito, indicative talaga po, yung inyong priority recommendations. Kasi yung goal po ng Ardana, pag dineploy po kayo dun sa ground zero, marami talaga kayo makikita. Pero pagbalik nyo dito sa EOC, yung ating mga responsible official, kasi hindi naman sila nakapunta sa baba, titingnan yung inyong rapid damage assessment and needs analysis report. So, kaya nga rapid. So, from there, yun yung mga unang priority na dapat gagawin natin. So, magdagdag din kayo dito, from among the needs na identify nyo, lagyan nyo ng priority recommendations. Okay po. So, thank you. Congratulations. Pagdagdag din ako, base natin sa PIS. Nandiyan yung phase 1, ano yung phase 1 ba? Save life. Save 2. Phase 2, yung stay life. Doon tayo bumase. Huwag kumagawa tayong report. Lagi na sa phase 1, phase 2. Yan lang po. Okay, so thank you once again. Thank you, Team Paro-G. Proceed tayo sa next group. Hello. So good afternoon to everyone. This is our idea for the rapid damage assessment and needs analysis initial report of Team Guapo. So before we start, I just want to acknowledge po all our group member, all my group member for their fantastic effort and cooperation to come up with this presentation. To begin with, I would like to introduce our sole presenter for this afternoon for our idea initial report.
He is a member of the operation team. Please welcome po in front, Mr. Jonas Villas. Magandang sir. Umawa ka ng mic, nakapag-uusap ka sa aming council member, hindi ka namin kilala. Sino ka? Hi, good afternoon po. I am the team leader po of this Baco. I am po, Evaristo Sebastian Soriano. Report regarding our Ardana conducted for the people conducted yesterday. This is our Ardana. From the start, Ardana disaster assessment of this analysis is the meaning of Ardana. From typhoon, from tropical storm Guapo in Mango City, June 29, 2021. Initial information, June 28, 2022 at 1600, EOC sends information regarding the typhoon Guapo. Everyone in the team receives a... Sir, diretso ka na po dun sa ano? Sa mismo topic mo, kasi ayan yung silag namin eh. Alam na namin yan. From the start, the first step that we go is at Apple High School. We arrive at 10:30. Our Ardana team departed at EOC heading Apple High School for the coordinates of latitude 14.6507 and longitude of 121.05096. We arrive at Apple High School at 11:20. The key format that we meet at the site is Mr. Bingong Dante, she's a teacher, and this is contact number 0995-94-10-6-18. On arrival, this is the status of the school. And this is the documentation pictures that we got. Okay. Initial damage and assessment and this analysis on the Apple High School. Current status, the Apple High School has a population of 2,000 enrollees. Based on the information from Mr. Tingdong Dante, the Apple High School is submerging with blood for 3 days. Students or teachers are missing and trapped in the school. Actually, there is 20 students and 9 teachers that are missing. Banana Road is accessible. And our initial recommendation for the Apple High School is medicine, food, potable water, search and rescue for the trapped students and teachers, search and rescue for missing person. Sir, kung sa immediate needs mo, ba't nauna si medicine? Wala ka naman nireport na mayroon nagkasakit dyan? Or whatsoever? Hindi na po sir na na-indicate. Pero ayun, natanong po namin sir sa kay Mr. Tingdong Dante. Yun nga po, di ba, yan din yung muna sa critic na sasabihin po namin na same lang din with the other group, no? Yung pagsasalansan lang din po. Pero tama rin naman po yung nakalagay mo nandiyan. Yung pagsalansan lang din po. Sige, tuloy tayo sir, tuloy po. The next site is evacuation center. We arrive at 11:40 a.m. Ardana team. It's our arrival and the key format that we meet is Kokomar team. She is a volunteer. These are the features of the evacuation and documented during our interview. Current status on evacuation, proximity 200,000 population of the Urtok Days.
1,100 are displaced person, and displaced individual. The information given by us through Mr. from our key informant, there is 250 men and 500 women, 300 children, and 50 PWDs on display on evacuation center. And they're needed, and they are sufficient and food supply, lack of clean water, disease symptoms are isolated, like fever and blue, lack of dry clothes and blankets in the evacuation area, sanitary problems such as insufficient toilets and lack of toiletries. Ito yung ano namin, sabi na request namin para sa maagarang tumusado namin. Deployment of medical staff, food, ready to eat and hot meals, potable water, additional tents and blankets, portable toilets, and deployment of crop management teams. Next is in evaluation. Residential. The key informant is Mr. Daniel Padilla. He is a police captain. This is the pictures. Current status, 3,000 population and 30 confirmed dead. Sufficient food supplies, lack of clean water, supply of clean water, disease symptoms are cited due to a healthy environment. Chemical leakage, families are trapped on the roof, on the top of the roofs. In residential, there is 30 dead, consists of eight women, 10 men, and 12 children. Immediate needs, medicine. Sir, pasalan sa Norwegian sa immediate needs. Base sa current status mo, sabi wala naman ulit sa immediate needs. Pero tama siya. Kasi kailangan mo rin paglikas eh. And then our next site is cleaning amazing oven. And upon arrival, we meet Mr. Jason Statham, which is a Turkish tourist. We have a difficulty regarding to Mr. Jason Statham because he is a foreigner. And we did our best to get the information and communicate with him. Upon arrival, we see flash pads. Upon, from Jason Statham, we said, flash blood entered the hotel. She is asking for help to find his wife, Emma Stone, and his son, Charisse. And the immediate needs was our water search and rescue to find his missing wife and son, and the temperature to acquire more information from the victim. Sir, pakibalik po doon, sir. Yung doon sa current situation niyo po, sir, parang lumalabas po na nag-focus lang po kayo kay Jason Statham at doon sa pag-ina niya. Pero doon sa mismong guest po ng hotel, hindi po kayo nag-assume na meron po tayong kailangan tinikas pa doon. Dapat at least kahit paano po na i-message nyo siya dyan, kasi meron po kayo sa immediate needs ng water or wasar, yung water search and rescue ninyo. Diba? At least, kahit pa paano, naisama nyo sana sa dyan sa current situation. Sige. This is our rapid damage assessment and needs analysis. Initial report phase 1. Type of disaster, yun nga si Typhoon Goapo. Tapos yung flooding siya. And time of appearance niya is July 28, 600 hours from the Apple City. So ito yung mga coordinates ng mga site na pinuntahan namin. Saka yung pagdating at pag-out ng Tardana. Ito yung mga key informants na nakita namin doon sa site.
Mr. Dingdong Dante, Coco Martin, si Daniel Padilla, sa si Jason Statham. Ito yung summary of disaster incident namin. Sa Apollo High School, submerged flood resulting in students and teachers being trapped inside the school. Many people are trapped on the top of the roof due to heavy flooding. Reports of missing person and confirmed death. Main roads are not accessible. 1,100 individuals are displaced. Shortage of food and potable water. Flash flood inside the hotel. So parang ginawa namin is dito, yung mga main problems sa mga sites. Nagsama-sama namin dito. Tapos ito yung initial effects. Kumbaga ito yung parang demography. Kung ano yung mga displaced, deads, missing. Sa ito. Status of lifeline and critical facilities. Diba dun sa mga pinuntahan natin, yung mga roads and bridges sila is not accessible. Electricity, no power supply. Communication network, minsan naglo-lock out. Wala na communication. Hospitals, walang binigay. Schools, like yung Apollo High School sa Birch. Water supply system. Dito sa Apollo, dito nabanggit dito niyo, no, ni Mr. Foreman sa Apollo High School. May water system sa Lungaso damage. Tapos, residential, yung pinaka-damage area, Mango. Sa others, yung chemical leak dun sa residential area. Ito yung needs na alaming mapunta na gano'n. Sa health, dahil nga sa mga evacuation center natin is meron ng mga simi-symptoms ng sakit like fever, diarrhea. So, ang kailangan din nila is medical teams and health para sa first aid and medicines. Sa food naman, so, sa tatlong araw ng pagbaba, so, nagkulang sila sa food supply. So, kailangan doon nila relief goods such as hot meals and ready-to-eat meals para makakain agad sila. Dito naman, sa wash or water sanitation and hygiene. Tapos, dito, contaminated water, since may flood siya, hindi natin sure kung yung mga nainom natin, mga tap water na yun natin, safe or portable. So, we need potable waters and toiletries. The shelter, ito sa shelter naman sa may evacuation center, which is na overcrowded or overpopulated na since patuloy pagdating sa may evacuation. So, ang kailangan natin doon is additional tent and portalets. Kasi, matatagdagan yung tao, matatagdagan din yung mga gumagamit ng mga CR, mababa tayo doon. So, protection naman, lack of peace and order doon sa residential area sa evacuation. So, kailangan natin additional security and personnel. Sa iba namin, sa chemical leak, doon nga sa residential, asthma team, tapos sa casualties and fatalities, ang ina na namin doon, search, rescue, and retrieval team. Sa initial response, ang nakita lang namin doon na binigay is yung mga volunteers na mga police. Tapos, wala naman sinabi naman na ginamit na assets. Pero, ito yung mga number of facilities na pwedeng serve. Sa step of local assistance, minimal support lang sila katulad nga sa mga police. Pero walang sinabi or nabanggit na effort from local. Lipat naman ako, sir. Pakibukas ulit yung slides ninyo. Tapos patingin po doon sa may residential. Dyan. Salit lang, ha. Okay, but before that, good job, team water. Gusto ko i-comment yung presentation nyo, napaka-concise. So, may mga demography, may mga tabulation sila. So, maganda yung kanilang output. But meron lang akong concern dito sa inyong analysis, damage assessment and its analysis. Residential to, no? Sir, ang tanong ko lang, kasi minention mo dito sa current status na meron kang 30 dead,
Yes, ma'am. So, hinahanap ko yun doon sa iyong recommendations o sa mga needs. So, I think dapat on board dyan yung ating mga MDM, yung management of the test and missing, dapat nandun. And kung as much as possible, immediately, yung mga cadaver bags, dapat meron yun kasi in-identify mo 30 yun dede. Kasi I remember during Typhoon Yolanda, nung nandun kami sa Leyte, yun ang naging problema talaga. Nagkalat yung patay kasi na-overlook, hindi nasama sa needs analysis yung mga cadaver bags. So, nagtuturoan kung sino dapat. Cadaver bags. Kaya yung team, pinapapunta agad natin sa baba para makita agad natin ano yung pangangailangan din dun sa baba. So, mas maganda i-address nyo, sir, yan, yung 30 dead na yan. Yes, ma'am. Part of your recommendation, sir. Thank you po. Presidensya na lang ulit para pag-usap at pasa ng forms na kami. Huwag ganun na okay naman po. Sir Yuki, parang may sasabihin. Ang inilid po ay may rapan. Kada damage, itapad mo po yung pagtugon nyo doon. At ang problema, itugon. Tama-tama. Ayun na yun ito. Basta kung may problema, itugon. Itugon to people lagi kung may problema at kapag tugon nyo. Correct. Dapat, salamat po. Dapat connected. Sa kanyang priority, sa yung unang pagkakas sa lansan po. Yes, po. Saving lives. Correct, oo. Prioritization. Idagdag ko lang, sir. Kaya nire-reiterate ng ating mga instructors yung ganong format. Kasi remember nga, kayo nga yung Ardana team. Napaka-crucial ang role nyo pag may mga ganong large-scale incident. Mm-hmm. So pag report nyo, kasi di ba sa Ardana, ano bang mahalaga? Time or accuracy? Pero it's more on time. Kasi yung accuracy on the first onset, let's say yung number of population affected, hindi mo agad makukuha yung accurate number. But the thing is, yung time nakuha mo yung data na meron doon affected, naiakit mo agad yung report mo sa EOC. Kasi yung mga decision maker natin, si mayor, sila secretary, alam na nila kung ano nangyari sa baba. So mahalaga talaga yung time, kaya nga sinasabi natin rapid eh. Kasi may time frame yan na hinihintay lang kasi rapid. Hindi mo pwedeng paghintayin sila doon. Rapid isa damage assessment. Isa yung lang yung typhoon undoy. Team leader po ako ng Ardana dito sa NCR. Ardana. Secretary si Gibo Teodoro. Naghihintay sa Camp Aguinaldo with the UN representative. Masimam, so nung dineploy kami, rapid talaga. Ikot kami, Marikina, Cainta pa. Sige, mga heavily affected. Akit agad kami para maipakita sa kanila na eto na po yung nangyari sa ground. Kailangan na po nito mga assistance na to. Pero hindi accurate masyado kasi hindi mo agad mabilang lahat on the onset. But mahalaga, kayong Ardana team, nakapagbigay kaya kayo ng snapshot. No. Doon sa baba, ano talaga yung nangyari sa baba? No. Kasi tayo yung bababa doon, di naman sila eh. Ay, magsasabi. Ganun po yung challenge ng Ardana team. Thank you po. Thank you po ng okay, so dala-diretso na tayo sa ating next group. Maraming salamat ulit, Team Guapo. Pero dapat reporter kami. But nevertheless, I'm Cybel Nang. I am the team leader for Team Badong. So the one that will be reporting is our operational lead, si Sir Algen. From BJ. Good afternoon po, Sir Ma'am. Represent po namin ang aming Rapid Disaster Assessment and Analysis Needs Analysis Report. June 20, 2022, 1600 Hotel, EOC, nag-send po sila sa amin ng information based na may paparating na bagyo. Na may papasok na bagyo, si Typhoon Guapo. And 1700 Hotel, nagtanong sila ng availability namin, then nag-confirm po kami. June 29, 2022, selection po ng Ardana team. 8 o'clock, nag-report po kami dito. Group planning and tasking. 9 o'clock, team leader, ayan, nagkanta po sa amin sila ng briefing sa mga gagawin namin.
pinalala yung organizational structure, kung ano yung mga task namin. Dapat straight. Ayan. So, sir, patingin kayo ng organizational structure. Ito po ang aming organizational structure. Ang aming team leader ay si Dr. Saibel ng Operations. Ako, si Sir Alam, Sir Anastasio. Planning, si Pambubacha. Organization structure. Sir Bailon, Logistics. Sir Calderon, Sir Salvador, Sir Espinas. Admin and Finance, Sir Abando, Sir Salvador Balaspas, and Sir Tapialan. Sige, sir. Ang aming picture habang nagpa-planning and the EOC briefing. Ang sectors na represented ng aming group ay CTL, BFP, PNP, BGMP, BRNO, BPSTM, and CMP. Vision objectives. Handa na the following priority areas. Ang priority areas talaga dyan bago kami umalis ay yung tatlo, which is residential. Sir, sige sir, gusto makita ng council members natin. Oo, diretso na. Yung actual assessment nyo, each area na. Nabasa na rin daw nila ito sa report. Maganda yung group picture na niya yun. Deployment. Okay lang yan. Damage assessment and needs analysis. Ito po ay sa residential area. Ang AOR, Barangay Sitaw, Mamatis and Buko. According sa aking informant namin si Police Captain Daniel Padilla, ang population na nandun, ayon sa na-receive nilang info, ay 10,000 individuals ang nandun, 3,000 ang pamilya. Sinabi sa kanila ng mga barangay officials. Ang nawawala, estimated, 200 residents daw. Sir, bayad mo na din sa iba. Naririnig ko yung gulo. Ay! Oo, ha? Okay, sige, sir, kusit tayo. 200 residents daw ang nawawala ang estimated nila. And, initial report, 10 ang namatay, then after mga 30 to 45 minutes, nadagdagan, naging 30 person ang confirmed death. Well, babae, 8 lalaki at 10 mga bata. At isa pa sa problema sa lugar na yun ay yung banana road na impossible, hindi madaanan. Ang aming immediate needs na na-analyze is yung unang-una syempre, save lives. Kaya search, rescue, and retrieval team ang dapat mauna. Andyan yung rubber boats, cadaver bags para sa mga namatay. Healing for impossible. Okay na ba sir yung rubber boots? Papadala namin, wala ba tayong libre-libre doon? Kaya ba ng rubber boots lang? Kaya po, clearing, may clearing din sir. Para makadaan po sila. Food and water for the people in the area. Siyempre, pag na-retrieve namin sila, sila na-rescue. Siyempre, patagal sila ng trap doon, kailangan nila kumalim kahit pa paano. Kaya po yung picture ng residential area namin, sobrang baha. Tapos ayun po si key informant namin, si Kapitan. Dito naman po tayo sa may evacuation area. Ang key informant ay si Mr. Coco Martin, volunteer. Sabi niya, 1,100 individuals ang nandun sa evacuation area, 250 na lalaki, 500 na babae, 300 na mga bata at 50 na PWD. Ang situation doon ay crowded, masigit. May shortage ng food supply na within 24 hours daw, hindi maaaring tumagal yung pagkain na yun. May mga complaint din ng mga sakit katulad ng diarrhea at lagnat. Wala namang na-report na looting incident na verified namin kay informant. Ang immediate needs ay physicians, healthcare workers, gamot, items, pagkain, then hot meals, mga damit, patient transportation to the hospital na pag emergency na talaga, hindi na kaya ng tao, kailangan siya isubig sa hospital. Yeah. Okay, stop mo na ito sir. The rest of the group, pakitignan. Ayan. Hindi Morgan, pag sinabi kasi natin na ano, medical workers, ibig sabihin automatic kasama na yung medicine and supplies. Ha? Para clear pa rin, isama pa rin ninyo yung medicine and vitamins and other supplies. Okay pa? Kailangan. Sige po siya tayo sir. Ayun po. Kailangan din nila ng mga portalet o mobile showers. Kasi yun, kailangan nila maligo. Additional evacuation area kasi
sa pagtagal ng oras, may mga paparating pa na bagong evacuees, kailangan madagdagan yung pupuntahan o yung lugar kung saan sila pwedeng ilagay kasi siksikan na rito. Ayan po yung itsura ng evacuation area, sobrang sikip po. Ayan, sige informants ni Mr. Go Martin. Proceed naman po tayo dito sa Apple High School. Ang aming informant ay si Tindong Dante. Isa siyang teacher sa lugar na yon. Sabi niya, 2,000 ang estudyante roon at 300 ang teacher. Ang natrap ay 20 student at siyam na teacher. And first floor, completely submerged, kaya ang nakikita na lang yung pangalawang palapag. Kinakatakot din nila yung electrical post na natumba. Kaya ang kailangan ay yung unang-una, syempre, save life, search and rescue team for trapped individuals, shut down electrical powers to avoid electrical accidents, food and water, and thermal blanket. Ayan po yung Apple High School. Si... Sino to? Tingong Dante. Tingong Dante. Ayan. Proceed naman po tayo dito sa hotel. Yung additional na pinapunsan sa amin. Submerge siya sa water. Meron tong foreigner sa victim, si Mr. Jason Statham. Isa siyang Italiano. Ang kanyang concern ay ang kanyang nawawalang asawa at anak. Kasama rin pala dyan yung mga, syempre, yung mga documents nila. Immediate needs, search and rescue for the wife and son and other trapped victims inside the hotel. Italian interpreter kasi kailangan pa ng mga additional info para pag may tatanong kasi mahirap siya kausap. Food and water, thermal blanket. Ayan po ang Mango City Tourist Hotel. Ayan po si Mr. Jason Stallone. Sir, sabit lang po. Pagbalik po dun sa yan, sa immediate needs. Yung ginawa niyo po dyan sa immediate needs ninyo ay very good po talaga. Kasi po, nung nakausap niyo po si foreigner na si Jason Statham, hindi kayo nag-focus lang sa kanya. Inisip niyo po yung hotel na hindi lang siya yung tao, kaya si search and rescue ang nirequest ninyo. Sinama niyo na lang din po yung asawa niya at saka yung anak. Nakamention kasi dyan is yung other trapped victims inside the hotel. Yun po yung tama, and then after that, si Italian interpreter na. Yun po yung pinakamagandang ginawa ninyo dyan sa hotel. Salamat po. Mayroon pa, sir, may kayo mga kaya ka po. Sir, ang ganda ng inyong output. Talagang swak na swak din sa mga status yung needs ninyo. May concern lang po ako, paano nyo nalaman na Italian si Jason Statham? Ano po, may... isa siyang word na binanggit, tsaka yung pangalan ng anak niya, Charis, tsaka sinesh din po namin. So since nag-conclude kayo na Italian siya, so sa immediate needs, nag-request na kayo ng Italian interpreter, tama po ba? Ang una po namin sinabi sa EOC is yung interpreter. And ganda ko rin naisip namin kung anong interpreter, pinasulat namin si Sir Jason Stanong sa papel. Sana sir, since gusto ninyo ng Italian interpreter para, kasi may language barrier kayo dyan when you conduct assessment, di ba? So dapat, ilagay nyo rin sa needs yung coordination ninyo dun sa Italian Embassy. Kasi parang concern din nila yan Di ba yung mga diplomats natin, concern nila yung mga foreigner pag affected ng mga disaster. So maganda, may coordination din dun. Thank you. Basta embassy pag foreign yun. Kasi hindi na alam pala ako na sa inyong grupo at saka sa dalawang na una. Di ba dun sa foreigner dito, meron siyang word na lost passport. Parang wala kasi ako narinig kanina na nag-immediate needs kayo sa mga embassies nung character mo. No? Kasi di ba mga tourist sila, yun yung wala doon sa yung emphasis ko. Passport. Yung coordinate kasi doon sa immediate needs. Pero dala siya, tama yan sir. Tama po yan. Wala ko sa sayo.
Thank you po. Thank you po. Sinabi natin ka lang sa embassy. Ito na yung mga pinulong na ng Manila. Rapid damage assessment and needs analysis. Initial report, phase 1. Type of disaster, hydromet study. Date and time of occurrence, June 28, 2022. 310. GPS coordinates, yan po yung mga sinentang ni EOC. Time of Antara team arrival, 1100. June 29, 2022. Umalis po kami doon at exactly 2:42 in the afternoon. Local authorities na nakausap namin, ayan si Captain, Police Captain Dengen Padilla, volunteer Coco Martin and teacher Ding Dong Dante, and si Jason Statham na Italian police. Summary of disaster incident, mostly affected barangays. In Mango City are namely Barangay Buko, Sitaw, and Kamatis. May mga natrap na residente sa Mangubo waiting for rescue. Clearing operations in Banana Road for entry and exit point of responders and mga equipments na ipapasok. Total of 1,100 individuals nasa evacuation, complaining ng walang tubig, walang konti ang tubig, ang pagkain, kailangan ng damit, ayan, medical assistance, and 30 reported deaths. Search and rescue trapped students sa Apple High School and sa mga na-trap na pamilya sa hotel sa Mango City. Yan po ang aming table. Ang total population daw ay 200,000. Affected ay 10,000 estimated. Ang nire-displaced na lipat ng lugar, ayan yung nabanggit kanina, 1,100, 250 na lalaki, 500 na babae, 300 na mga bata, 50 PWDs, and 30 deaths. Missing and injured, no initial report kasi pag nung nagtanong po kami, ayun, wala silang mabibigay na accurate na data. Status of lifeline and critical facilities, roads and bridges, hindi madaanan. Electricity, wala. Communication, wala. Hospital, wala kaming information anong status nila ron. Eskwelahan, first floor, nalubog sa tubig. Airport and seaports, walang information. Water supply system, tap water, and contaminated. Market, wala rin information. Residential houses, nalubog sa baha. Others, ayan, Mango City flooded and may leakage daw sa chemical plant na verify namin kay Police Captain Padilla. Ayan. Initial needs assessment, health, food, wash, shelter, protection, others. Reported cases of diarrhea, ayan, yung priority namin, ulit lang po, medical assistance, additional foods, potable water, additional evacuation center, protection, provide security team to avoid yung mga looting incident. Leakage in chemical plants, ang priority needs, hazmat team, ayan, mga roads na na-block, clearing team. Ayan. Response group involved. Na nandun bukod sa ayan, local volunteers and other police. Assets deployed, wala pa. Number of families served, yung mga naalis, ayan, 1,100 individuals. Extent of local assistance, sa ngayon, kahapon, minimal. Ayan po ang aming recommendation. Additional sectors should be tapped like DSWD camp management and reestablish the community. Hindi pa alam ba kayo na pipicturan niya nakaubad niya? Ayun po yung sa Memorial Treaty. Ngayon, so, ano, bigyan natin to ng isang napakaganda palakpak. Alam niyo ba yung Aling Tini sa club? Okay, ha? 1, 2, 3, very good. Okay, sabay-sabay tayo, ha? 1, 2, 3, very good. Ano, napakaganda na yung naging presentation.
yun lamang din yung nakipag-uulang naman sa ibang groups is yung prioritization. Nakita natin sa kanila naka-prioritize na. So, napaganda, napaganda. Ang kulang na lang na nakita namin in general, bukod dun sa additional inputs nila ay yung MDM, kasi naisama na rin nila yung cadaver bags. So, ayun po. So, kung ready na yung next group. Good afternoon po. I'm Daniel A. Oliveros. I'm the team leader dito po sa aming grupo, yung BTS. So, pakilala ko lang po yung aming organizational chart. So, ayan po ang aming organizational chart. So, ako po si Dan Oliveros. Ako po yung team leader. Under po ako ng Caloocan City Social Welfare Department. At sa operations po namin, kasama po namin si Police Corporal J. Ward Aguya, so from the PNP. Siya po yung aming operation head. Na tapos ang aming pong operation assistant. At dalawa po ang aming operation assistant, si Jason Sarao. Siya po ay from BFP. Si George. Si Police, pinakilala pa lang si Sarento, palakpakan na lahat. Ako may pakilala kasi, hindi ka pinalakpakan na naman. Ako eh. Sanay na sila sa akin. Pero sir, hindi kayo nagpakabog ha. Pinakita mo sa akin yung org chart mo, tsaka yung cover photo mo, hindi kayo nagpakabog. Parang napakaganda naman ang paghihuli nyo. Next na po. Ayan. Tapos si George Dalito po, from the DPSTM North. Tapos sa planning po namin, kasama po namin si Architect Ray Mark Habilunar. So, siya po ay taga-planning. Tapos si Sir Terence Custodio from the Engineering Department din po siya. And then sa logistics po namin, we have Elton Nicolas from the GSO Department. Tapos si Cesar Pula po, siya po ay nurse sa CCMC. Sa logistics department po siya. Tapos si Sir Joey Verbania, logistics po namin siya, under din po siya ng DPSTM. Tapos si sa finance po namin, we have Ma'am Joy Joaquin, siya po yung taga DRRMO po siya. Kasama niya po si Marlon Sulit, taga DRRMO din po siya. So yan po ang mumubo ng aming organizational chart. Mr. Sir, mga sir. Next. Hindi na po namin yan ibabanggit din. Galing po sa inyo yan. Ito po. Ganyan po ang nagawa namin kasi hindi po naka-PowerPoint pero nakaganito na lang po siya. So, ang una po mag- i-manual lang sa mabilis lang. So, ang magre-report po ay si Sir Cesar Mula. Evacuation Center. Ang awarin si Cesar Mula from CHD. Before CCMC, may CHD. Correction. So, ito yung nag-gather namin data sa unang ano namin na napuntahan namin from evacuation center. So, ito yung naan namin. Type of disaster, typhoon Gwapo yung dumatay. Yung date is June 29. 11:15 a.m. sa the location, may Yasinti, operation center. Ano kausap namin dito, yung person na na-interview namin, si Coco Martin. Summary of disaster. Upon dun sa coordination with EOC, nagkaroon mga kami doon at 11:15 a.m. kasama yung Aldana team,
na our team met Coco Martin volunteer person. We can come interview with proper assessment regarding situation. Then Coco Martin says, Mexico City resident was really affected by Typhoon Guapo. We can come our Dana in the evacuation center. Next mo na yan, Tuyo. Next mo na. Nag-gather namin data, sir. Total direct na direct. 1,100. Then affected din yung 1,100 natin. This place, man, nag-gather din namin data. Then wala naman namatay. Missing, wala rin. Injured, wala rin. Sa status of lifelines namin tsaka and critical facilities, ito yung naano namin information nakuha. Sa road and bridges, wala kaming information na bigay. Wala kaming nakuhang information sa informant. Sa electricity, no power supply. Communication, no signal. Hospital, walang information. Sa school, wala rin information binigay. Airports and seaports, water supply, nagkaroon ng interrupted pala. Market o information mode. Sir, nakuha niyo po yung breakdown ng 1,100 men. Total lang po yun, sir, population. Yun walang binigay si informant yun ang break. Baga sir, ano lang yan? Individual, no? Female. O hindi nyo na ano? PWD. Hindi nyo na kuha? Tinanong namin si Coco Martin. Individual yung binigay sa amin. Ah, individual. O tapos mo na. Residential houses, no information. So initial needs, by ano na to sir, by prioritization na po. Sa health, base dun sa informant na natin. Iyari. Sa health, yung status ng natanong patient sa informant na nakausap namin, nagkaroon ng possible cases of diarrhea and fever. Kaya nagpaano kami ng medical team to confirm sir. Nagpadala na rin kami medicine and supply. Sa food, ang report sa amin, insufficient food supply. Kaya ang priority needs ng report namin sa EOC, relief goods, most especially hot meals yung sinabi. Kasi ano daw, nilalamig. Yung big water. Sa hiking, contaminated na lang yung tubig nila. Yun. Priority needs namin, water supply, portalets at saka ano, temporary na CR. Sa shelter, based dun sa ano, sa may picture na ano, na pinresent namin, saka dun sa may population na 1,100, very crowded siya. Kaya dun sa priority needs namin, nag-request kami ng ano, sa EOC, additional temporary shelter at saka tent. Sa protection, wala naman na report na looting o untoward incident. Yun yung assessment namin. Response namin, initial response namin, yan. Yung response group involved, kami yun, Ardana team, since wala pang dumarating yan. Assets deployed, no local government response reported. Wala pa nga. Number of family serves, hindi namin nakategorize by family.
1,100 individuals lang. Nagbase kami doon sa population. Extent of local assistance at applicable. So for the next presentation, good morning, ma'am, sir. I'm Gio Rangguya. Sa Amazing Hotel po, type of disaster, typhoon po ako. Date and time ako po. June 29, 2022, 11:50, 100. Site location, Amazing Hotel. GPS coordinates, latitude 14.651 feet. Sir, 1214926. Time of Ardanaki arrival, 11:50, 100. And time of Ardanaki departure, 12:00, 100. And local authorities, wala kami makita on site. Si Jason Statham lang, kung nasa labas ng hotel, siya rin makita namin. Coordination with EOC, at 11:50, Ardanaki arrive at the Amazing Hotel, Apple City. We met hotel foreign guests outside the hotel. We coordinated EOC to send us into Asian booking. After 5 minutes, the visitor arrived. For foreign hotel guests, we remembered some class missing. Hotel population, no estimated number of people. And affected people trapped inside the hotel, no bed count. Kasi hindi namin makasyado makausap yung ano namin. This place, dead, no information. Ang ano lang natin dito is yung wife niya, tsaka yung son, may station status. Injured, no information. Status of lifelines and critical facilities. Road and bridges, no information. Electricity, no power supply. Communication, no signal kasi wala mga kuryente. Hospital, NA. C4, no information. Ang pinaka-priority dito is makakuha yung mga victim dun sa search and rescue. Food insufficient supply, kaya priority din is natin bigyan sila ng pagkain. Hygiene, contaminated water, kasi nga po, baka po yung ano. And shelters, so there's a merge up to second floor. Protection from victims inside hotel, conduct yung search and rescue. Others, water rescue, rubber boot, translator, initial diving. Initial response actions, response group involved, Ardanapins, Ardanapins, BTS, asset deployed, wala pong local government response. Number of officers, one individual. And extent of local assistance, wala po. Magandang hapon po, sir and ma'am. Ako po si F.O.2 Jason Sarao from Bureau of Fire Protection, BTS, ating BTS, Ardana. Then, na-deploy po kami, na-assign po kami na mag-utak sa residential area na merong reported na allegedly chemical leak from first report siya ng media. Then, ang purpose namin doon is malaman kung totoo po yun na may chemical leak, then other info. Then yung time of arrival namin sa location is 12:51 hours. Then, yung sa area na yun, nasa ko pa siya na tatlong barangay na napsalanta, which is the Upo or Buko, then Sitaw, Kamatis, Labasa, Kuntul, Tabana. Buko yan ang Buko. Buko, sir, Buko. Then, pagdating po namin doon, ang na-interview po namin, pag-alaman namin, si Police Captain DJ Padilla, na deployed po siya doon, na kasama yung 10 PNP personnel. Then,
Yung po, kinonfirm namin kay Sir Daniel Padilla kung totoo po ba talaga yung nasa media na mayroong chemical leak. Then sa kinonfirm naman po na totoo po na may chemical leak. Pero hindi po niya ma-identify kung anong klaseng chemical leak po yun. Kaya sa needs po na naisip namin needs doon is pagpadala ng hazmat. Tapos, sige sir, patingin niyo minong needs na sinasabi. Okay, sir. Yan sir, priority. Balik mo kayo sir, balik mo kayo sir. Balik mo na sir. Okay po. Okay, forward po ng isa. Forward po ng isa pwede sila. Yan. Okay. Tul talaga yung nasa dulo yan. Ano ba yung sa yawis? Residential to, di ba? Yung ano status ng water supply system nyo, bakit not interrupted dyan? Sige, balik nyo. Ay, ano, sige. Balik pa. Yan. Di ba, nabangkit mo kanina, nagkaroon ng chemical leak? Yes, sir. Kanina. Not interrupted? Nako, delegado. Bali, sir, ano, water supply system. May supply siya ng water, sir. Pero, contaminated po siya. Bali, not interrupted. I-confirm pa ng hazmat team kung delegado. anong chemical po yung nandun, sir. Nako. Kung contaminated po talaga o ano dito. Pero may supply naman daw po ng tubig. Hindi, pero di ba kasi once na meron tayong suspicion na ano, contamination, lalo na yan ay ano, drinkable na pata-pata. Ang first initial option natin, kahit sila naman ay ito, stop o disregard natin yung water. What do you mean? Stop na yan. Delegado. Sige, sir. Proceed po siya. Chemical. Okay po. Bali, sabi po sa amin ng K-Forman, meron dito po na 3,000 families, 10,000 individuals. Tapos, 10 person daw po yung initial report na namatay. Lima rito ay lalaki, tatlo ay babae, then dalawa ay mga bata po. Tapos, meron siyang missing na 200 tao po. Wala siya nakakit na cause of death? Cause of death po, hindi na po namin nalaman, sir. So, nag-request kami sir ng medical team. Kasi hindi namin kayang mag-declare sir ng cause of death po sir. As responder lang. Tama naman. Mag-ilang tatapla. Yes sir. Then, road and bridges po, not possible po. Dahil sa mga debris. Then, no power supply. Communication network, no signal po. Hospital, wala po kami info. Schools, airports, no information. Then, seaports, no related information sa seaport. Water supply, nabanggit na po kanina. Market, no information. Then, residential house. Ano na sila? No information po sila. Okay po. Ang initial needs po namin dito sir is yung dahil possible cases of diarrhea na banggit din po ni Captain. Then merong mga may nahirapan pong huminga. May mga nahirapan din daw pong huminga. Then priority namin is hazmat and medical team. Tapos sa food, insufficient yung food supply. So, priorities po namin dyan is yung food, hot meals, water. Hygiene, contaminated po yung water. And then, needs, water sanitation po. Shelter, flooded residential. Then, needs po namin is evacuation center po. Then, additional
10 policemen deployed in the area, hindi po siguro na sulat sa lupat. Additional manpower po ng uniform personnel for the area. Balik ko sa sir, regarding dun sa iyong mga lifelines and critical facilities, minention mo sir, at saka base yan sa report ninyo, that roads and bridges are not passable. Sir, ano yan? Lahat ng main roads or... Lahat ba yan not passable within that area? Within the residential area, ibig mo sabihin sir, ano? Nako, patay. Yung nasa residential area lang po, ma'am. Kasi sir, kung sinabi mo dyan na hindi siya passable, paano natin ma-i-deliver yung mga basic needs within the residential area kung walang accessibility? So maganda sir, sa mga immediate recommendation nyo, yung pag-conduct ng mga road clearing and road debris clearing. Kasi minention mo maraming debris. Siyempre sir, hindi makakadaan dyan yung kung ano yung gusto natin i-deliver dun sa residential area. Lalo na yung ating mga emergency medical vehicle, yung ating mga response vehicle, walang madadaanan kung walang access. So isama natin sa yun sa immediate recommendation. Noted ma'am, thank you po. Thank you po. Ano po, sige sir, forward mo na isa. So priority needs lang din ano, yung dineclare na death. So, most probable yung kailangan nyo. Cadaver bags. Huwag ka agad Pilipinas, iba yan. Huwag po na natin yan. Cadaver bags muna, tapos FDM. Sige, proceed tayo sa next area nyo. Ito po yung photo taken namin during the, sa scene po. Then, ito po, maya-maya po, naka-receive na naman po kami ng isang info from EOC na merong allegedly na yes sir, okay. Yes sir, bali naka-receive kami from EOC ng additional report sir na meron daw na nag-information from NGO na 50 dead person na then okay, sige, pero what is not treated is not done, ha? Yes, sir. Sige, nakareceive yan ang info, pero hindi nyo nasama sa report. Ah, okay, sir. Ito po, sir. Ano lang yan, eh? May... Ah, hindi, nandun naman pala. Sorry na po. Asensya na. Ang nakikita ko kasi yung missing, eh, kasi malaki yung space, tas may napapatuman. Yes, sir, yes. Okay, sige. Yes, sir. Okay naman pala, nakalintingin ko lang. Yes, sir. Bali, upon arrival ulit po namin kay sir, kay Captain Daniel Padilla po. Na-confirm namin na mali po yung report coming from NGO. Then 30 person lang po yung reported death. Then 10 doon ay lalaki, 8 ay babae. Then 12 po ay bata po. Inom po. Thank you, sir. Yan yung naka-receive kayo na to negate yung unang report. Tama? Yes, sir. Okay, sige. Very good. Thank you, sir. Kaya nyo na ihabol. Good afternoon, ma'am, mga sir. Ako po si George Baliton na nakakasang magbigay ulat tungkol sa pagbaha na naganap sa
Apple High School, pumunta pa ba sa residential area at sa hotel. Na nangyari sa Mango City. Ang Arda na Team BDS ay dumating po sa lugar ng 13,300 hours. Forward po, sir. Residential pa rin. School dapat. Ayon po sa informant ng aming nadatna na si Teacher Ding Dong Bande, mayroon pong mga 20 estudyante na natrap sa loob ng Apple High School at siyang na teachers. Next. Sila raw po ay kasalukuyang nagka-camping, tatlong araw na po sila doon sa lugar. Wala naman pong reported kay Sir Ding Dong Dante na mayroong patay. Wala rin pong report na may nawawala at wala rin pong injured sa mga estudyante at sa mga teachers. Tagal nila, tagal din nila. Sa displays, wala po kaming nakuwang impormasyon. Sa death, wala. Missing, wala. Injured, wala. Status of lifelines and critical facilities. Yun din po. Ang road and bridges ay not passable. Ang electricity, no power supply dahil po sa panahon. Sir, excuse lang po. Mabilis lang. Pabalik lang ako din sa unta-unta. And the double check lang ako. Okay, sige. Sige, next. Proceed po. Communication network, no signal kasi nga po ay baha. Hospital, schools. Ang hospitals, ang schools, no information. Airport, seaport, no information. Ang water supply ay not interrupted. Market and residential. No information. Initial needs about health, possible cases of diarrhea and fever. Kailangan po nating magpadala ng rescue and medical team. Sa pagkain naman po, mayroon silang insufficient food supply dahil po sila nasa camping. Mayroon pa raw pong natitirang pagkain ayon kay Sir Ding Dong Dante. Pero kailangan na rin po nating magpadala ng relief goods, especially hot meals at saka water. Regarding naman po sa hygiene, dahil contaminated ang tubig, kailangan natin ng water sanitation. Sa shelter naman, dahil lubog sa baha yung paaralan, yung Apple School, kailangan nating madala sa evacuation center ang mga teachers at mga estudyante upang malapatan ng lunas at mapakain. Regarding protection ng mga teachers at mga estudyante na natrap, yun nga po, kailangan po natin magpadala ng rescue team. Initial response actions, response groups involved, Dana Team BDS, assets deployed, wala pa po, number of families served, wala rin po, extent of local authorities, local officials not visible po sa area. Yan lang po, maraming salamat. Tapos na.
Tapos na? Yes, sir. Thank you. Wala, hindi niya nagawa yung part ng ano? Yung... table. Yung parang summary, may table. Yung initial ano? Yung assessment? Yung... hindi na po umabot dahil po... hindi talaga kaya. Sa, na, okay, pero... Sige. Sige po. Flexible na tayo. Okay, so maraming salamat, Team BTS, ano? RS to improve. Okay. Pakitake down na lamang lahat ng yun. Lagi lamang natin tatandaan, kapag tayo nagko-conduct ng Ardana, lagi natin isipin, parang picture book yan. Binigyan tayo ni UOC ng layout, ang kinakailangan na lamang natin gawin, nilagyan ng kulay. Alamin natin kung ano ba talaga yung nangyari, ano ba talaga yung totoo dun sa mga na-receive na report, gano'n ba talaga kalalain yung nangyari. At tingnan pa natin kung ano pa yung hindi na report kasi tayo yung makakakita sa ground. Okay? And sa conduct ng interview, once again, magsisa tayo isang tao lang. Hindi ko yung makita. Ayan. Isang tao lang para hindi kayo nagkakasali sa luwa. Mas maayos kasi yung flow ng interview pag gano'n. Mas marami kayong makukuhang detalye. Tama, tama. Dapat isa lang. Okay, so my questions from the group. Wala naman. May gusto linawin. Sige po. Tanong lang po, pag-terminate na po yung mission ng isang Ardana team at meron sa member na nag-signify ng willingness to volunteer in the area, pwede po yun o hindi? Paano, na-terminate na siya, tapos... terminated na, tapos papauwi na, di ba? Tapos yung isang member, gusto magpaiwan as volunteer. Okay. Ah, kasi po, kapag gano'n yan, yung sa normal process, kapag terminate kayo, kuya na talaga. Unless mag-activate, makaka-receive kayo ng panibagong activation. Kasi bibigyan pa rin yan ng time para dun sa inyong ano, debriefing. Okay. Lalo na nakaka-accumulate din ng stress po yan sa area. Lalo na kung pang matagalan yung mission. Hindi sir, kung hindi na po Ardana mission yung gagawin niya sa area, hindi pa rin siya pwede yung panibagong. Ah, nasa sa kanya yun. Pero, once terminated na siya, any and all ano, responsibility na sinusolder ng agency sa kanya, tapos mawawala. Kasi nandun ka na bilang isang individual at gusto lamang natin magbigay ng servisyo natin. Yung mga laking volunteer dito, taas ka na. Maraming dumahin dyan. Pero ngayon, just to be clear, dahil terminated ka na official yun, kumbaga sa ICS, ano ka na rin eh, na-demove ka na rin kahit dun sa IMT. Shake your body, baby, do that conga, conga.